So, magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa aking channel at mayroon na naman tayong gagawing isang kwan dito. Aparato na di platino mga bro. Bali, ang problema daw nito mga bro ay ayaw daw tumunog. O nung una daw ay pawala-wala yung kanyang tunog. Ayan. So, bali, hindi natin gawa ito mga bro. Ayan, ang unang gagawin natin, titignan natin yung mga linya. Bali, ito yung kanyang primary number 14 na sa pang-ibabaw na platino. Ayan. Ayan siya. Tapos yung kanyang unang dulo ay nasa, tingnan natin. Ito. Yung kanyang unang dulo ay papuntang positive ng battery. Ayan. So, bago natin testingin mga bro, ay test rin muna natin kung bakit ayaw daw tumunog. Nung una, pawala-wala. Tapos nung kwan, ayaw nang tumunog. Okay, bali, malapad mga bro yung kanyang ano, platino na ano, pangilalim, malapad, ibang style. Ayan o. Oh. Ayan, bali, kung ito, talim ng lagaring sumil, yung malalaking lagaring mga bro, yan. Tapos nilagyan nila ng ano yung aluminum na ano ito zinc, tapos dinoble, doble yung pinaka pang-ibabaw na platino niya oh. Ayan, okay, itis natin mga bro kung may continuity itong primary niya. Ito saka dito. Ayan. Ayan, focus natin. So, ilagay natin dito. Bali, naka-X1 mga bro. Dito. Sa butterfly na ito. Ito. Ayan, tapos test natin dito. Kung may contact yung ating primary dito sa kanyang pang-ibabaw na platino. Tsaka, dito sa kanyang unang dulo tapos pangalawang dulo. Ayun. Bali, meron naman mga bro. Meron siyang contact, tapos ayun kanyang secondary, yung secondary niya, check natin. Ayan, meron naman, check natin kung nakatap. Bali, hindi nakatap mga bro yung kanyang ano, secondary. Ayan, ayaw daw tumunog eh. Tapos check natin itong ano, ito yung kanyang, ang kanyang negative mga bro, yung pangilalim na platino. Check natin kung may contact dito. Ayan, okay naman oh. May contact naman siya dito. Tapos, check natin itong kanyang aluminum kung may contact naman dito. Bali, meron naman. Yan. Okay, check din natin mga bro yung kanyang condenser kung good ba siya. Dito lang tayo mag-check sa dalawang kuna ito terminal. Matik mga bro, pagka nag-check kayo ng ano, condenser, dito siya nakatap. Yan. Bali, meron siyang positive at negative. Lagyan natin sa 1K. Check natin. Ayun. Pumitik naman siya, tapos nag-zero. Tapos, baliktarin natin. I-confirm natin. Ayun. Pumitik naman siya. Tapos, nag-zero. Okay naman yung kanyang condenser kung bakit pawala-wala daw yung kanyang tunog. So, ang mangyari, timplahin natin mga bro. Ayan. O, gagawin natin para sure. Check pala natin kung may contact ng mga kanya. Contact po niya dito sa kanya mga platino niya. Ayan, so check natin ulit mga bro kung may contact yung kanyang contact point dito sa kanyang platino. So meron naman mga bro. Ayan, lagyan natin sa X1. So ayan, may contact. Tapos yung isa,
Bala, tinanggal ko muna yung isang mga probe ito eh. Check natin kung may contact. Bali, okay naman. May contact naman siya. Oh. Ayos naman. So, mangyayari mga bro, lilinisan natin to. Yan, lilinisan natin. Medyo mayroong kulangot mga bro. Magkaroon siya ng kulangot. Ayan. Tapos subukan natin ibalik. Testingin natin. Try natin bakit kaya dinoble niya itong platino niya. So, timplay natin. Baka, kung mga bro, hindi lang siguro marunong magtimplay yung kung ito. Yung may-ari nito. So, check natin mga bro kung may contact itong dalawang ito. So, check natin. So, walang contact mga bro. Wala. Hindi na natin. Ay, naglulus. Kailangan ko natin to. Medyo iko natin. Yan, pababa ganun. Hindi na natin. Yan. So, medyo kulang pa. Ramdam mo naman mga bro kapag ka medyo madiin na. Okay na. Pawala-wala daw yung tunog ay. Pagka masyado namang madiin, kung naman siya, iinit. Pag masyadong madiin. So, medyo nasobran ko mga bro. Sikutin lang natin ng konti. Ayan. So, try natin kung may contact na. So, wala siyang contact mga bro. Sintro natin. Hindi pala nakasintro. Ayan. So, try natin. Wala pa rin ah. Wala pa rin mga bro. So, tanggalin natin ulit mga bro. Bakit walang kontak? So, ulitin natin mga bro, testi rin. May kontak naman ito. Try natin dito sa may ano, sa may aluminum. Yan. So, mayroon naman mga bro, bakit pagdating dun wala? Okay. Okay naman. So, try natin ulit linisan mga bro. Bakit ganun?
lihain natin. Tapos lihain din natin to. So try natin ibalik. Ayan, try natin kung may contact na siya. Ayun mga bro, meron na oh. Mapalo na siya oh. Ayan. Okay, subukan natin testingin. Baka sakaling aandar na. Ah, wala pala yung kanyang switch mga bro, iniwan nung may-ari. Kaya akuan na lang natin. Dikit-dikit na lang natin. Ayun. Nawala yung tunog. Nawawala yung tunog mga bro. So testerin na naman natin kung ano, bakit nawawala yung tunog. Try natin. So meron naman dun sa anong silong ng contact point. Dito wala, nawawala. Bali, ang suspect ko dito mga bro, itong ano, pagka-rematch nito. Ayan o. Hindi maganda yung pagka-rematch. Baka kung ito, hindi niya nilinisan ito. Susubukan nating linisan. Tapos, medyo pukpukin ko siya. O, subukan nating pihitin mga bro yung kanyang contact point. Kung kaya niyang pihitin. Para ano, magkaroon ng contact ba. Ayan. So try natin ano, kaskasan dito. Yan. So pa natin, try natin testerin. Nawawala yung contact niya diyan sa ano, aluminum. Ayun, meron. So try natin mga bro. Kaya siguro dinubli ito mga bro para ano, siya pang maghangon ng init yung ano, yung nakapatong ba. Yan ang purpose niyan. Doon siya naglulus mga bro sa pagkaano, sa pagka-rematch ng ano niya, contact point. Ayan.
So ayan mga bro, medyo kuwan na siya, naalay na siya. Ayan o. Medyo mahirap siyang i-align kasi ano. Ayan, malapad yung kuwan niya tapos matigas. Okay, try natin mga bro. Kung tutunog siya. Bali, itestirin muna natin pala. So, ayan. So, ayan, testirin natin. Oh, bali, may contact na siya. Try natin. Ayos na mga bro. Nag-ano na siya, nag-spark na siya. Oh. I-focus natin. Ayan. Lapit natin yung ano battery. Ayan mga bro. Ayos. Yun lang mga bro, naglulos yung pinaka ano na contact point dito sa kanyang pangibabaw na platino. Ayan, testirin nga natin kung kwan. Dahil mahaba yung suman niya, nasa ano 6 inches mga bro, yung kanyang suman. Lagay natin sa EC250. So, bali na bali yung test probe natin. Yan. Tapos, yung isa. Yan. So, try natin kung ilan yung palo niya. Tignan natin. So, try. Mababa mga bro. Nasa kuwan lang siya. Dahil naka-sit tayo sa 250, nasa ulit 60 volt lang mga bro. Oh. Pero kagandahan lang mga bro, kwan. Malaki yung suman niya siguro. Ilang patong lang yung kanyang ano, secondary. Ayan. Bali may condenser siya na ano, nasa 8 yung condenser niya. Bali yung ginamit na secondary mga bro ay number 21. Pero kwan mga bro, kahit mga 4 na layer lang ito, 5 layer siguro yung secondary nito ay kwan ito. Medyo malakas na rin kahit mababa yung voltage niya, nasa 60 volt pero mataas yung amperage niya. Ayan. So ayan mga bro, ayos na yung aparato. Subukan natin mga bro pag sparkin. Tingnan natin yung spark niya. So lagyan natin ng kon mga bro at tingnan natin yung kanyang spark. So, testin natin. Try natin yung spark niya. Ayan. Malakas naman mga bro, yung kanyang ano, lumalagitik pa yung spark. Pwede na rin to pang anong panghuli ng pangulam. Ayos na rin mga bro eh. Ayan o. Tignan nyo. Malakas din mga bro. Bluish din. Tapos may tumitilamsik na ano, yung kulay dilaw. Tapos sa gitna ng kuryente niya, kulay blue.
malamang kayang kuan ito tilapia. Okay, ayos na mga bro yung kuan natin, yung inirepair natin, ano pinagawa. Tapos ito yung kuan siguro mga bro, kapag nakakatagpo ng tilap katilapiaan, kinakalso dito yan, ganyan yan o, kinakalso nila ito para lalong lumakas ba yung kuryente, didiin yung pagkadikit ng contact point, ayan ganyan. Yan. Yung iba naman nilalagyan ng butas dito, nilalagyan ng adjustable. Higpitan lang yung ano, kulimba dalawa. Kumbaga ito yung pinaka-adjustable niya lalagyan. Higpitan lang ng kung gustong lalakas pa. Pero pagka yung madiin naman, mainit. Pero ito hindi siya umiinit, okay lang. Okay, paano mga bro? Hanggang dito na naman muli ating video. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito kung ganito ang sakit ng aparato nyo. Ayan. Okay. Nasusunod na naman muli mga bro at maraming salamat ulit sa inyong panonood.